Powcast Sports. Corner, weighing 140 pounds. He's wearing black trunks with white trims. He hails from Tuburan, Cebu. His record, 5 wins, 9 defeats, and 2 draws. Ladies and gentlemen, this is Ryan Maano. Ryan Maano, ladies and gentlemen, siya po ulit ay may kardadang 5 panalo, 9 natalo at 2 tabla. Taga Cebu. Wearing flaming red hot trunks. He's weighing 140.7 pounds. From Omega Stable, Cebu City, this is Carlo Bacaro. At ang kanyang katunggali, walang iba kundi si Carlo Bacaro, 6 na panalo, 4-5 knockout doon sa 6 na panalo, taga Cebu din. At mukhang malakas ang kamay nitong Carlo Bacaro. Malalaman natin yan dito sa laban na ito. Magandang umaga, tanghali, gabi, kung anong oras mo man ito pinapanood. Ito pong laban na ito ay naganap noong December 18, Biyernes po noon, 2020, sa IPI Compound, Mandawi City, Cebu, the Philippines. Ito po ay kasama sa Kumbati number 6, hatid sa inyo ng Omega Sports Promotions and of course, sponsored by Omega Painkiller. Basta masakit yung katawan, alam mo na, haplosan mo na yan ng Omega para mawala ka agad. Round number 1 is upon us. Ang referee po natin ay si Teddy Alivio. Siya rin po ay isa sa judges. Ang mga kasamahan niya, Edward Ligas, Rolando Mendoza. Nakaitim na may puti si Ryan Maano, nakaitim na may apoy itong si Carlo Bacaro. Ito palang Ryan Maano ay nakasulat sa likod, Iron Man. So tingnan natin kung matigas ang Iron Man ng Cebu. At yung huli pong beses na panood ko ito, nanalo siya kay Elmer Naason. At 2 magkasunod na panalo actually, yung naipanalo niya kay Edison Serrano at Elmer Naason. Very impressive win. And ito, mas mahirap. Undefeated yung kanyang huling kinalaban at tinalo niya ito. Kayanin niya kaya si Carlo Bacaro. At malalaman na natin, ito na. So nagsisimula na sila ng bakbakan, 2 minutes. This is, again, this fight is scheduled for 8-round super lightweight contest or junior welterweight. Ang timbang po na super lightweight ay 140 pounds. Okay, samantalang si Carlo Bacaro, by sunod-sunod po ang panalo ni Carlo Bacaro. Well, syempre, wala pa siyang talo, so sunod-sunod yung panalo. At yung huling laban niya ay kay Jeffrey Stella. That was a referee stoppage in the 4th round. And pero sa tingin ko, mas matibay itong Ryan Maano. Kaya nga tinawag na Iron Man. 2 magkasunod na panalo pa. So, maibibigay din ito. At yun, tumatanggap siya ng body shot. Good defense. Hands up. Body shot once again. Pumapasok dito yung kay Carlo Bacaro sa chan Carlo Bacaro. Counter, pero medyo hindi inabutan. What we expect pag ganito, actually, yung mga ganitong timbang po, malalaki na po sa atin at kung makikita niyo yung mga katawan nila, parang mga solido talaga, parang malalaki. Actually, this is the kind of weight talaga na sa Amerika, ibang pwedeng-pwede kasi marami silang mga katapat doon na mga ganyan timbang. 135 pataas. Talagang sikat na sikat ngayon sa Amerika. Of course, yung naalala natin na laban na dyan sa division na yan, yung Manila Ice, yung nasuntok. Naalala niyo ba kung kanino yun? Ricky Hatton against Manny Pacquiao. 140 pound po yung laban na yun. And napaka-historic knockout na yun. So, ito mga ito, hindi malayo. Makakita tayo ng baksakan dito dahil sa ganda ng ratio at sa mga panama ni Ryan Maano, brah. Nagpapakitang gilas, end of round number 1. At round number 1, kayo na bahala mag-decide, no? At nakikita ko si Kuya Kim doon na nagko-commercial ng Oregano replay. Let's see what happened here in the replay. Papasok si Ryan. Ryan, sa taas, sa body shot.
Good shot. Isa na naman sa katawan. Pumasok na naman at nagkaliwat kanan yung katawan ni Carlo Bacaro, getting the brunt of the punishments on that replay. So, but that replay is only an indication of what happened on that instance. Doesn't necessarily mean na ganun na nangyari sa round. Pero it was a really good fight for the Iron Man. So let's see kung makabalik at magpakitang ilas din si Carlo Bacaro. Aba, this is gonna be a threat sa kanyang undefeated record. Baka si Iron Man ay maging undefeated buster. And round number 2, Kumbati number 6, Pau Salud, Powcast Sports. Yung mga hindi pa po nakasubscribe at naligaw dito sa channel ko, paki-subscribe po. Marami po tayong boxing, original contents, interviews, commentary, at iba pa. Tuwing 7 p.m. po, usually ako po ay nagla-livestream at nakikipag-usap sa fans, sa boxingero, at sa iba pa. Ryan Maano ay pumapasok dito. Matibay na pumapasok. Kaliwat, ayan na naman, making it rain. Nagpapaulan na po ng mga suntok. Uppercut, bumalik doon si Carlo. Carlo getting tested right here. Carlo is just 21 years old, by the way, ha? 21 years old, abay batang-bata pa. At nasusubukan na kagad ng isang 32 years old na boksingero. So, lampas 10 taon po ang agwat. Although, hindi naman matanda yung 32 years old. Okay na okay pa yan, malakas pa yan. Pero yung 21, medyo bata. Tingnan natin kung anong matutunan niya dito. Tinuturuan siya ng leksyon ni Ryan Maano, ha? Pinapasukan siya. And he's backpedaling here dahil talagang minamama, sabi ko, binobuldozer ni Iron Man. 1 minute 40 seconds, jabs, papasok, kanan, kaliwa, good counter left. That's what Carlo Bacaro needs to do at yun, na paanuhan nga lang siya. That jab, yan, damihan niya yung jab para hindi basta-basta makapasok itong si Ryan Maano na ginagawa niya ngayon, nakakapasok. And he is dictating the tempo right now kasi pinapasukan niya at natatamaan niya yung katawan. Look at those uppercuts and body shots. Bacaro doing the right thing with the jabs, pero aside from the jab, he needs to follow it up. Kailangan umalis siya pag nadidigita na siya, na bibigyan siya ng body shot. So, layo-layo siya ng konti doon. Yun! Siya naman ngayon, he's turning the table. Pumabaligtad na po at siya naman ang tumitira sa katawan ni Ryan Maano. Again, good shot. Good start po by Maano. Ang question ngayon is, can he sustain the attacks at the pressure dito sa mas batang si Carlo Bacaro, na expected natin na pag mas bata, mas maraming energy, pero magkakaalaman niya maya-maya na konti. Round number 2 pa lang naman tayo. Ryan do, talagang sumusugod pa rin. Ito na naman siya. Nakikipagpalitan. Carlo Bacaro, ganda ng ilag ni Carlo Bacaro at the end of the second round. Ako po si Pao Salud ulit. Pwede po bang paki-comment po ng inyong feedback kung sino sa tingin nyo ang lamang dito sa laban na ito ni Carlo Bacaro at ni Ryan Maano. Replay. Let's see what happened here. Ito yung pasok ni Maano. The body shots. Balik si Bacaro. Again, yung talagang pressure nito ni Ryan Maano, kakaiba. Bumabalik doon si Carlo, pero natatamaan siya. He needs to get out of that rope. At he was doing that naman ng medyo maayos. He just need to do that more often. Kasi kung papabayaan niyang ganun, and baka matsempoan siya. Round number 3. IPI Compound, Omega Painkiller. Omega Sports Promotion. Attacking once again.
But Carlo Bacaro, utilizing the jab, and napakaganda ng jab niya, straight na straight. Ryan Maano, bumalik ng kombinasyon niya, pumapunta na naman sa katawan. Nakikipagbalikan, nakabalik doon si Carlo Bacaro, but Ryan Maano, still pouring it in. Aba, walang pagod, at sige lang, corner na naman. And that's the right thing to do against the young Carlo Bacaro. And Carlo Bacaro needs to get out of that corner. He's pushing it, Ryan out, the jabs once again. Ba, mainit ang simula dito ni Ryan Maano. Talagang bigay todo. But Carlo Bacaro looking composed. Body shot. Ang ganda. Ang lakas ng body na yun. Napaka anong tawag doon? Pinaguntog niya yung dalawa niyang gloves. Ibig sabihin, medyo nasaktan doon. Nakabalik. And Carlo Bacaro acknowledging the fight. And he is now getting his offense going. At ang lalakas ng binibitawan niya dito. Siya naman ngayon, nagpapahirap kay Ryan Maano. Ryan Maano said, let's do it! Pahirapan tayo, palakasan ng suntok, pero ito na yung mga bato na talagang hinahampas. Bang! 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 Tingnan natin kung aling pader ang tutumba sa lakas ng mga suntok ng dalawang boksingero. Palit naman, Ryan Maano naman ngayon. Woo! Sapol! Naalog yung ulo. And the body shot. And napaurong dito. Napapaurong dito si Ryan Maano. Oh, again, the counter. Uy, na-counter na naman yung ulo. And Ryan Maano, mukhang natatamaan na. He needs to get back. Kanina, natatamaan dito si Carlo Bacaro. Pero yung suntok ni Carlo Bacaro is parang ang lalakas. Ryan Maano, hindi papaiwan yan. And he is returning fire with fire. Ito na. This is how you enjoy boxing. Ganito mga laban, palitan ng malalakas na hook. Walang, uy! Naunahan siya doon. Nakapasok si Ryan Maano. Ryan Maano going in. Ulo sa ulo. Head to head. Toe to toe. Ano pa ba? Uy! Uy! Natamaan sa tiyan. Natamaan. Inayawa. Ay, game pa daw, game pa. Kala ko inayaw na. Naguluhan ako, ref. Ayan na, yan, totoo na. Siya na yung mayaw. I'm not sure exactly why, pero sa katawan, si ref, tumakbo, ay si coach, tumakbo na doon, ano nangyari? Siguro tinanong, ba't umayaw? And, it looks like tama siguro yung naging decision ng referee na iayaw. Yung laban na yon. Let's see what happened here. Uyun, na-counter, oh. Pasok sa ulo. Yakap dito si Ryan Maano. Body shot. Making it rain. Ang lalakas nun. Ooh! Talagang yupi ang Iron Man. Ang lakas kasi ng mga binitawan dito ni Carlo sa round na ito. Third round. Hugot talaga. Uy. Ayun, oh. Parang umayaw, eh. May nakita si ref sa mukha ni Ryan Maano kaya niya ginawa yon. Most probably, meron. Hindi pwedeng wala po eh. Kasi nakatingin naman si ref at nakita niya yung mukha. So, there is something there na nakita na kaya inayaw. Pero tinuloy pa rin. So, yun yung medyo weird. Alam ko, pag ginanon na ni ref, dapat tapos na yun eh. Final decision. Pero tinuloy niya. And, it still end up na sumuko pa rin si Ryan Maano. So, congrats na lang kay Carlo Bacaro. And he is still undefeated. At siya na po ay may 7 panalo sa kanyang kartada. Congrats! Ladies and gentlemen, we have the time. 2 minutes and 37 seconds in the third round. Your winner via technical knockout, Carlo Bacaro! Carlo Bacaro, the big boy. Ito na, 7-0 na siya officially. And abangan natin to sa world stage. Mukhang may malaking prospect tayo. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.